Welcome back mga tol. Pagbabalik na naman ng ating video. Matagal tayong hindi nakapag gawa ng video tol kasi nga naging busy tayo nitong mga nakaraang buwan. Kaya tara, samahan nyo ako. Kami nga pala, samahan nyo kami. Titreat natin tong lame cow. Papakita ko sa inyo kung paano linisan ang kanyang hoops or kanyang paa. Paa ba yun? Tara. Nagpailin mo mo. Ito mga tol, lalagyan natin itong mga tol para hindi siya makagalaw na masyado. Para maano tayo sa injury. Makaiwas sa anumang sa anumang napamakan. Yes. Si John, pag-ito ka pa sa front. Hello! Tari. Tari. Ang lilinis natin mga tol ang kanyang right back na paa. Tignan natin kung anong problema. Yan. Dito na boy. Dito ka. Ayun siya naman. Sabi. Pag-iagabot mo kung ano. Nahili mo? Mm-mm. Yeah, ayan. Tapos pag-ipahili mo yun. Ayan. Ano ba? So guys, lilinisin natin. Check natin kung may sugat o bato na naka ayan oh. Focus mo. Pre. Yan. Linisin natin gamit ang knife. So guys, ang problema niya kaya namimilay. Kalalakad niya diyan sa race. Kaya ayan. Oh, ayan oh. May bato, maliit na bato. Sumiksik. Bini, ano mo? Focus mo ni. Ito, may bato. Malit na bato. Ano? Ganyan lang guys, ang pag ano yan, linis. Yan, oh. Pinkakulugan siya? No. Dahil ko magaling mo. No. Pinkakulugan. Alisin lang nating bato guys. Tol, mga tol, alisin natin yung bato para hindi siya masaktan. Thank you.
make sure nyo mga tol na ito'y pantay para paglakad nila hindi ika-ika kasi hindi pantay, dapat pantay. Ayan o. Oh yeah, pwedeng God. Tumay guys. Iwas. Mga tol, iwas. Ilag. Ilag. Ayan. Pantay na. Tumalinis na. Ganyan, titrim natin. Bawasan ng tote guys. Mga tol to. Ayan. Pero pigarong ko lang. Hindi yun. Does it hurt them? Yan, hindi naman masyadong grabe yung tama. Medyo sumot lang yung bato. Nalis lang natin. Okay na yan. Lagyan na. Mamarka natin siya mga tol. L. Ibig sabihin ng L mga tol, lane. Ito pakita mo. Tungo. Tapos lalagyan pa natin siya ng D. Ibig sabihin D done. Ibig sabihin na ano na siya na na-treat na natin. Kahit isama natin siya doon sa mga salim herd, alam natin na na-treat na siya. Kasi pag minsan mga tol, kulang kami sa oras, pag may nakita kaming lame na drop namin galing sa herd, nilalagay namin sa lame. Kung hindi mo lalagyan ng ganyan, hindi mo malalaman kung alin na yung na-treat o yung dapat pang i-treat. Kaya nilalagyan ng ganon. Madali siyang ma-identify. Madali siyang ma-identify pag may yung ganon. Kaya tip ko lang sa inyo mga kabaka. Sana makakuha kayo ng idea. Papagpahingay lang natin siya doon sa separate herd natin siya. Lalagay sa lim herd. Mga ilang days. At pag okay na, idadrop natin ulit siya. Ilalagay, babalik sa herd. Ano lang mga tol. Wow. Yan pa, mayroon ba kaming apat ang na-drop namin ngayon. Dumang ka sila, dumang ka ito. Puro ng camera man. Sorry. Apat ang na-drop namin ngayon. May tatlo pa, mga tol. Mahirap mga tol pag minsan na papasokin ng baka dyan, natatakot sila, pero taga lang, tagayin natin guys. Yan mga tol, pumasok din. Hilahin nyo to tol para maipit yung leg niya, hindi siya makalabas. Yan. Lalagyan nyo to sa likod. Ano itong palin to? Black ball ano? Galing mo dyan. Lagyan nyo nito sa tiyan. Para hindi dumapa, dumapa man. Para hindi siya dumapa. Kasi pag dumapa, mahirap nang patayin. At pag minsan naiipit yung leg niya dyan, cause ng ano niya, pagkamatay. Nung isang linggo, nag-lim kami, di namin nilagyan ng ganyan sa tiyan. Muntik nang mamatay.
Mga tol, di ko na pala napakita sa inyo kaninang umaga, nagmilking kami. Kasi gaul na ako sa oras para mag-set up ng camera. Ang oras pala namin ngayon dito ay ano na, alas 10 na. Tingnan natin. Alas 10:15 na ng umaga. Adis Jan, February 4, 2021. Kumbaga, nag 1-hour break na kami, nag almusal. Paka almusal namin, balik dito. Ito nang sunod naming ginawa. Ganun lang mga tol, ang rotation namin dito sa farm. After ng milking, 4:30 yung umpisa namin ng umaga, madaling araw. After noon, siguro matatapos kami mga 8:30 to 9, ganoon. 1 hour break, pag 1 hour break pagkatapos namin, balik sa farm. Kung mayroong ililame, ililame, kung wala, ibang trabaho na naman. Ngayon guys, marami akong ipapakita sa inyo trabaho. Sige guys, babalikan ko mamaya, papakita ko sa inyo pagkatapos nitong paglimkaw namin, papakita ko sa inyo kung anong susunod naming gagawin. Tapos na tayo maglimkaw. Punta naman tayo dun sa fluid pads. Si-ship natin yung ship natin ng padak o ng location niya. Mabawasan yung tubig natin dun sa effluent pan. Papakita ko sa inyo mamaya kung anong sinasabi ko. Effluent pan na yan. Yan yung imbaka ng mga hinuhugas namin dito sa shed. Yan o. Hinuhugas namin dyan. Ginagamit na tubig dyan, doon pumupunta. Ngayon naman, pag ganitong mainit, ini-spray naman sila sa padak. Ang gamit namin, pad. I-set up namin yun. Ayan. Tara, punta natin. Lang yung damo namin kaya bumili si boss ng bilage, hindi kami makapag produce ng bilage, kulang yung damo kaya bumili si boss ng bilage. Ayan, unload, gagamitin namin yan guys sa mga tol sa yung season, sa cropping time. Guys, papakita ko sa inyo kung paano mag-gumamit ng traktor. Pero sa ngayon, hindi pa. Subos pang gano'n siyang ginagawa, kaya siya munang gagawa niya. Iikutan lang natin yung water trap para makuha natin yung sukat ng demo.
Guys, hanggang dito lang muna yung ano natin. Video natin at uuwi na tayo. Tayo ay mananghalian na. Medyo hapon na, alas 12 na, alas 12 na yata. Mga tol, tapos na tayong mananghalian. Ngayon naman mga tol ay iatid natin yung pangalawa kong anak na babae. At meron siyang trabaho sa Winton Grocery. Tara, samahan niyo ako. Anak ko. Anak ng titing ko. Goodbye. For now. Uy.
Yan, tin muna natin siya sa kanyang trabaho. Ay, wala tayong panggas. Hingin muna tayong panggas. Darlene, pahingin panggas. Ayan mga tol, kaya hindi tayo nakapag-vlog noong mga nakaraang buwan. Kasi ayan mga tol, oh. Say hi to my vlog, kitten. Come on. Ayan guys. Atid muna natin yung sapa ko. Pag-goodbye, goodbye pa yan. Sa kanyang ano. Let go. Diretso na. Diretso na. Pero kumakain muna. Kumain ha. Kumain muna. Kaya pa natin naman siyang maiatid kasi alas 4 pa naman yung balik natin sa trabaho, guys. Belt. Last quarter pa naman yung balik natin sa trabaho, guys, kaya pwede pa natin siyang i-attend. Ayan. Lapit lang na ma'am, siguro mga 20 minutes galing dito sa bahay namin puntang Winton sa grocery ng Belt. Nagtatrabaho, no? Ha? Your word dito sa Winton. Yan guys, ang buhay ko rito, guys. At mga tol, ganyan pa lang buhay ko rito pag may pag-all. Ganito ang buhay ko rito pag may trabaho, tol. Sige, update ko na lang kayo mamaya, tol. Bye bye. Yan mga tol, umpisa na tayo ng milking ng hapon. Yung kasama ko, kinukuha na yung first herd at mimilking na natin. Panoorin nyo lang ako mga tol. Basahin ko muna itong semento mga tol at saka wool para hindi ma kung tumayo man yung mga baka, hindi masyadong kumapit sa wool natin. Saka sa parking pa lang yung chicken herd.
Yan pa lang yung second herd. Milkingan natin. Mimilkingin na rin natin kasi wala pa yung kumuha niyan. Pagdating niya, papalitan din tayo. Yan. Kakarating na ako. Yan mga tol, stop na tayo. Yan naman ang gumiting ng chicken heart. Parang ruwag. Totot, pre. Tol, patapos na yung chicken head natin. Yan o. Tapos na. Thank you.
Ayan mga tol, tapos na naman ang isang araw natin pagkikibaka. Hanggang sa muli.